Sundan ako habang binabasa ko yung verses. Luke 2 or Lucas Dos verses 22 to 35. Dinala si Jesus sa templo. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, sila'y pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sakol upang inharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. 24. At naghanog sila ayon sa ginihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapan. 25. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalan ay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaki ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasama niya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. 27. Sa paglumay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang, sambol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan. Siya'y pinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang kita. Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. Nainihanda mo para sa lahat ng bansa, liwanag itong tanglaw sa mga titil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. 33. Namangha ang ama't-ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami. Kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na rin. Inarakan ng isang palaraw. Father God, thank you po sa message na ito, sa mga salita ko, O God, na magkala po sa Luke 2, verses 22-35. Panginoon, bigyan nga po kami ng bukas na puso, Panginoon, isipan na puso upang aming pumitin na inibigan ng mensahe na nais mo mong ipakiwating sa amin sa gabi ito. Lord God, cover your servant, O Lord. Cover me, Lord, with your Holy Spirit, Panginoon, upang aking pong may pahayag ang iyong mga misahin na ayaw sa iyo, Lord. And this I pray in your mighty name. Amen. Okay, so siguro naiintindihan niyo naman yung binasa ko, no? Kaya itabit ko yung Pilipino para hindi tayo matirapang itindihin. Okay, bago, ang naka-assign kasi sa akin na character of Christmas ay si Simeon. Okay, so pag narinig niyo kanina na banggit ang pangalan niya, tama ba? Oo. Oo, okay. So, sino nga ba si Simeon? Pakilala ko muna sa inyo, sino si Simeon? Okay? Sabi doon kanina, si Simeon ay taga Jerusalem, isa sang Jew, okay, na inilaan niya yung buhay niya at doon siya nakatira sa Jerusalem. Okay? Pag-usapan natin yung kanyang age. No? Si Simeon, he was considered to be a senior citizen servant and follower of God. Okay? So, bakit kaya senior citizen siya? Kasi pinaniniwalaan na si Simeon ay namatay, pero hindi siya tentative siya kasi wala, hindi siya implicit. Sa Tagalog yung implicit, yung malinaw na sinabi sa Bible na siya ay namatay na 306 years old. No? Pero ang sabi doon kasi sa unang verse, nidescribe siya dyan as, anong description niya dyan?
Si Simeon ay isang matuwid, matapat at malapit sa Diyos. Okay? Matuwid, matapat at malapit sa Diyos. So, yung mga salitang yun, yun ay parang nagsasabi na siya ay isang, hindi lang siya yung newbie ba, or yung bago. No? Siya ay may edad na. Okay? So, bakit kaya nangyari yun na ang tagal niyang mamatay? Okay? Inabot siya ng ganung edad bago siya mamayapa. Okay? Ano ang reason? Simeon with the Holy Spirit is upon him. Okay? Siya ay nilulukuban, okay, ng banal na espiritu. Okay? At ang sabi ng banal na espiritu, ikaw ay hindi mamamatay hanggang hindi mo pa nakikita ang Mesiyas. Okay? And who is that Messiah? Jesus. Ang ating Jesus Christ. Jesus Christ. Is it clear? So, yun ang sinabi ng Holy Spirit sa kanya. Hindi siya mamamatay hanggang hindi pa niya nakikita ang Messiah. Okay? Ngayon ang tanong, paano natupad yung prophecy na yun sa kanya? Okay? Paano natupad yung sinabi niya na makikita mo yung Messiah at kapag nakita mo siya ay mamamatay ka na. Okay? So paano? When the day came that the baby Jesus, okay? Yung ipinanganak siya sa ipinanganak si Jesus Christ sa Bethlehem, right? Okay. So, katulad ng mga baby ngayon, diba, yung dinadala sila sa church, dinededicate. Okay, noong unang panahon, as part ng law, ay dinadala ang mga baby sa temple. Okay? Pinipresent siya. So, when the day came that Jesus, baby Jesus will be brought and presented at the temple, okay, and it was required by the law. Okay, so ang tulad na sinabi ko kanina ngayon, dedication ang tawag sa kanya. The Holy Spirit led him to the temple and the prophecy was fulfilled. Is it clear? So, hindi niya alam na ang araw na yon ay darating si Jesus Christ doon sa temple. Pero, the Holy Spirit led him. Okay? And sa verse 29, ano ang sinabi doon? Sovereign Lord, now let your servant die in peace. So, nung naandun na si Simeon sa loob ng templo at dumating si baby Jesus together na with his parents, si Joseph and Mary. Okay? So, nakita siya ni Simeon. Automatic, kinuha niya si baby Jesus. Inarga niya at sinabi niya yung mga katagang yun, yung mga verses na yun. Pagkikin natin yung verses na yun. Ang sabi niya sa 29, Sovereign Lord, now let your servant die in peace. 30, I have seen your salvation, which you have prepared for all people. He is a light to reveal God to the nations, and He is the glory of your people, Israel. Okay, so yun yung si Simeon. Okay, siya ay senior citizen servant in follower of God. Then, siya ay nilulukuban ng banal na espiritu na nag-guide sa kanya araw-araw. At siya yung nakakita, okay, at nagkumarga kay baby Jesus nung siya ay dinala sa temple para i-present na kanyang mga magulang. Okay? Ngayon, ano pa yung mensahe na nais ipahiwate ng karakter na ito sa atin sa gabing ito? Okay, unang-una, meron akong nanong apat na mensahe na gustong ipahiwate ng chapter na ito at ni Simeon. Okay? Una, serving the Lord has no age. Okay? So, yun yung unang-unang mensahe na nais ipahiwati kayo pala din sa atin ng character, okay? Ng verses ito ng character na sa Simeon. Serving the Lord has no age. So kung makikita natin si Simeon ay matanda na. Here, matanda na siya. Pero hindi siya nagsawa, hindi siya tumigil na mag-serve kay Lord. Okay? Ang pag-serve kay Lord ay walang edad. Matanda man tayo, masabihin ay matanda na ako, hindi na ako pwede mag-serve kay Lord, napapagod na ako. Siguro, mag-serve ako, pero
hindi full eh. Kasi baka lumagpas na ako sa langit, di ba? Parang ganun. Okay? Bata pa ako, hindi pa ako ano, hindi pa ako ready mag-serve kay God, kay Lord. Kaya, saka na lang. Is it clear? So, tatandaan natin, serving the Lord has no age. Okay? We can serve the Lord in our own simple and unique way. Naintindihan? Yung pag sinabi sa mga bata, like for example, na sige, sa Sunday, mag-special number ka, okay po, sige po. Okay? So, yun yung katulad ng sinabi ni Sister Paila nung nakaraan, na dapat meron tayong responsive heart sa call of Lord. Okay? Pag sinabi mag-special number, go! Okay? Special number, kumanta, because you are doing that for the glory of our Lord. Amen? Amen. Okay. So, yun yun, serving the Lord has no age. Pangalawa, trusting the power of the Holy Spirit and our Lord. Okay? Balikan natin si Simeon. Nung sinabi ng Holy Spirit sa kanya na, "Hoy, Simeon, hindi ka pa mamamatay hanggat hindi mo pa nakikita ang Messiah." Anong naging reaction niya? Nagreklamo ba siya? Hindi. Ay, hindi pwede. Pero pagtanda ko, ganitong edad, mamamay na ako. Hindi, di ba? So wala siyang reklamo, wala siyang sinabi. Kasi the year, ginawa niya lang, naniwala siya sa sinabi ng Holy Spirit sa kanya. Kahit hindi niya alam, no? Kung hanggang kailan yun. Hindi niya alam kung kailan ba mangyayari yung prophecy na yun sa kanya. But still, wala siyang reklamo. Okay? Magagawa kaya natin yan? Na kapag na sinabi ay, ikaw, di ba katulad ngayon, sa Catholic Church, no? Ang nagsis-maten sila sa simbang gabi, kailangan makapag-attend sila noong 9 nights, tama ba? Kasi meron silang wish, at yung wish na yun ay matutupad, sabi nila. Okay? Eh, paano kung hindi matupad yun? Ayawan na, ganun? Ayoko na, hindi na ako magsisimba sa susunod kasi natupad ko na, ay nagawa ko naman yung nine na ano, pero bakit hindi binigay yung prayer ko, hindi natupad yung aking wish. Okay? So, sana magkaroon tayo ng puso na katulad ni Simeon. Okay? Na kapag ka sinabi ng ganito, let us just trust that not the Holy Spirit. Okay, let us just trust the Lord. Okay, kung hindi man natupad yung mga wish natin at yung prayer natin, hindi siya answer prayer, time will come. Sabi na, merong tamang panahon para dyan, and only God knows when will it be. Here? Okay, and sabi nga sa Psalms 37:7, "Be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their defense schemes." Okay? So, kailangan maging still daw tayo. Naintindihan po ba? So, huwag tayong magmamadali. Kailangan nating maging patient. We need to listen. We need to follow the Holy Spirit within us patiently and faithfully. Okay? Basahin natin yan sa Tagalog. Sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka. Maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang gumiginhawa sa ikong paraan. Pumudlad man sila. Ang ganda ng verse na to, no? So, kasi tayo, di ba, kapag nakikita natin, uy, ano, mayaman na siya? Buti naman si Mama, oo, parang sana all, ganun. Parang sana all. Kaya nga sabi yung sana all the world ay ano yun eh, sign of pagiging envious. Yung nagkakaroon tayo ng ingin sa ibang tao, oo. Kasi sinasabi natin sana all. Okay? Pero minsan expression siya. Pero yun yan, huwag daw natin kaingitan yung mana sa palibot natin. Basta, let us just trust our Lord. Clear? Amen. Okay. Yung pangatlo, accepting the notion of death with a ready heart and soul. Yun. Kasi nga, diba, nung natupad na yung prophecy, nung nakita na ni
Simeon, yung Messiah. Ano yung sinabi niya? Doon sa so verse 29, sabi niya, Sovereign Lord, now that your servant died in peace. Diba? Hindi niya sinabi, Lord, ayoko pang mamatay. Takot pang mamatay. Huwag mo muna akong kunin. Diba? Tayo kasi tayo mga tao, takot tayong mamatay. Okay? Pero ang sabi na Simeon, huwag tayong matakot sa kamatayan. Yun yung character na pinakita ni Simeon sa atin. Tama ba? Ang sabi nito, Sovereign Lord, now let your servant die in peace. Okay? Sabi sa Ecclesiastes 3, 1 to 2, For everything there is a reason, and a time to be born, and time to die. So, nasa Bible po yun. Lahat tayo mamamatay. So, ang kailangan lang is, we need to be ready. Okay? Kailangan na natin maging ready. Ang heart natin at ang soul natin dapat ay ready. So, paano natin gagawin ito? Alam na natin yun, di ba? We need to do things. Okay? Things which are what? Naayon sa kalooban ng Panginoon. Tama po ba? Okay. So Psalm 116:15, sabi nito, Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Okay? So, yun ang ano, sabi, wag tayong matakot mamatay kasi nga, saints tayo para kay Lord. Okay? Basta, we just need to have ready heart and soul. At ang last na message na naisipay Watig sa ating ngayong gabi ay believing that our God is working in mysterious ways and in unexpected way. Okay? Balikan natin si Simeon. Nung, iba sinabi sa kanya, hindi ka pa mamamatay hanggat hindi mo pa nakikita yung masaya. Hindi niya alam kung kailan mangyayari yun. Okay? Hindi niya alam. So, nung pumasok siya sa temple, guided by the Holy Spirit, hindi niya rin alam kung sino si Jesus doon. Tama ba? Okay? But because ang Holy Spirit ay nasa kanya, He was guided by it. Okay? At doon ipinapakita that God really works in mysterious and unexpected ways. Naintindihan po ba? So, maniwala lang tayo na lahat, like for example tayo, lahat ng problema natin ay may solusyon. Basta, kailangan lang natin magtiwala kay Lord. Okay? Di ba mayroon kang pa nito? In mysterious ways. Basta ko lang sa'yo matay. Yun. In mysterious ways. Okay? So, huwag natin titiwalaan yung sarili natin pagdating sa mga bagay na kailangan natin magsisisyon. Basta let us just entrust everything unto the Lord. And it's because He is working in mysterious and unexpected ways. Okay? So, yun po yung apat na mensahe na nais na ipaiwating sa atin ng verse ngayon sa pamamagitan ng character ni Simeon. Okay? So, let us pray. Father God, thank you for this night, Panginoon, na binigyan mo po ang iyong lingkod ng wisdom, O God, mag-share po sa harap ng mga sister ko ng mga tao na dito po, Panginoon. Lord, bigyan niyo nga po ang bawat isa sa amin ng puso, Panginoon, puso na ready to serve you, Lord. Okay, ano man ang kanilang edad, ano man yung kinalalagay, ano man yung kalagayan nila, ano man yung status nila sa buhay, Panginoon. Basta, we need to have the heart ready to serve you, Lord. Panginoon, turuan mo nga din po kami na to trust the Holy Spirit, your Holy Spirit, Panginoon, na hindi man po namin alam kung ano yung mga mangyayari sa susunod na araw, sa future po namin, Panginoon. Alam namin that you are there, Lord, and everything will be fine because you are in the means you are in our side, Lord. Panginoon, bigyan niyo din po ng acceptance ang bawat isa sa amin, Panginoon, na yung when it comes to death, Lord God, basta ang kailangan lang po ng bawat isa sa amin na magkaroon ng puso, ng mga
Yan ang puso, Panginoon, na ready. Okay, ready. Heart and soul, Panginoon, na ready po na anumang oras po, Panginoon, na kumalin po kami ay ready po kami, Panginoon. And let us have a heart also, Lord, na naniniwala po sa inyo, nagtitiwala po sa inyo na you work in mysterious and in unexpected way, Panginoon. Na lahat po ng mga pinagdadaanan namin, Lord God, ay alam po namin that you are there and you are working. Hindi man po namin nakikita, Panginoon. Alam namin na gumagalaw po, Lord God. And bigyan niyo lang po kami, Panginoon. Turuan niyo po kami, Panginoon, ng puso na ready to ask your help, Panginoon, at magtiwala sa inyo. Ang lahat po ng ito, Panginoon, ay pinapanalangin namin sa inyo na kanis na pangalan. Amen.